Boss, ayun yung babaeng gusto ko. Paglaki ko, liligawan ko yan. Hala, syota ako yan eh. Weh, syota na naman. Bukas mapapasagot ko na yan. Anong tatanong mo dyan? 1+1? Siyempre sasagot yun. Hindi oh. Age doesn't matter naman, di ba? Kaya miss, painggan mo to ah. Huwag kang maniwala dyan, veterano yan sa babae. Kesa naman sa'yo, di ko malaman kung lalaki. Kahit subukan mong pustahan, hindi ka tatagal. Kahit manalo ka sa'kin, di siya sa'yo papakasal. Kami ay magtatagal kasi buhay ko ay mahaba. Kaso nga lang yung sa'yo, maliit tsaka pang bata. Huwag ka nang umepal pa, mapapasagot ko na siya. Mag-ipon ka na lang, toto'y punuin ang alkansya. Makukuha ko na siya, malapit na maging kami. Kaso di yun mangyayari kasi di yan malaki. Wala kang pake, diskarte ko ay pang marino. Paano sakin mananalo kung alam mong matalino? Sino? Yung lolo mong mabagal maglakad? Bata, huwag ka nang umasa dahil di ka matangka. Sa Pilipinas, kapag maitim ka, pangit ka. Sa Pilipinas, kapag maputi ka, di ka naman maganda. Sadyang maputi ka lang talaga. Sa Pilipinas, kapag K-pop fan ka, cancer ka. Di mo naman daw naiintindihan, linyahan ng mga feeling makabayan na hindi naman kabisado ang lupang hinirang. Sa Pilipinas, kapag naka-short ka, malaobri ka na. Tapos kapag balot na balot ka, di ka daw marunong pumuhorma. Ano ba talaga? Ni ultimo nga pagbili ng milk tea, may issue. Mga hipokrito, lakas maka-hashtag ng no-to-bullying. Pero tuwang-tuwa sa mga nakaka-insultong meme. Sa Pilipinas, kapag naka-braces ka, wala ka ng karapatang ngumiti. Iisipin agad nila na gusto mo lang ipasikat kaya malaki ang kurba ng iyong mga labi. Tapos, kapag may tattoo ka, masamang tao ka na, nakakatawa lang kasi may kakilala kung halos sa simbahan na tumira.